Matapos ang ilang araw na pagpaplano at paghahanda, sinimulan na namin ang aming mahakbang upang mapuksa ang plano ng magkakapatid at magapi sila. Sinimulan namin sa mga presinto. Gusto ko sanang mahingi ng tulong kay Ami. Buti na lang may kapit sila boss. Hindi nga kami nagkamali dahil marami ang nakasampang reklamo ng mga nawawalang tao sa bawat presinto na napupuntahan namin. Ang mga kapulisan ay tikom pagdating sa usapin na yun dahil ayaw nila itong kumalat sa media. Katakatakang marami rin daw ang mga nawawalang palaboy sa lansangan. Base sa mga kaso ng mga nawawala, wala silang pinipili, bata, matanda, babae o lalaki. Base sa kwento sa amin ni Diana, sa unang plano daw ng kanyang ama, ay mga 100 katao lang daw ang mga kailangan nila. Pero sa estima namin, base sa mga reklamo ng mga nawawala, ay kulang 1,000 ang bilang ng mga ito. Hinanda namin ang mga tauha namin. Si nanay, tinuruang lumaban sa mga aswang. At higit sa lahat, binuo namin ang kanilang mga loob dahil mukhang mapapasaba kami sa matinding labanan. Noong digmaan kasi sa norte, ay talagang malalakas at subok sa labanan ang mga kasama naming mga suryon. Kaya hindi kami masyadong nahirapan. Pero ngayon, ay mga normal lang talaga na mga kalalakihan ng mga ito. Sabihin na nating may ilang mga magagaling, pero lamang ang bilang ng mga kulang alam sa pakikipaglaban. Malaking tulong talaga ang pagsasanay ni boss sa kanila. Naituro niya ang lahat ng kailangan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Believe din ako kay Gustavo. Nasa niya ang paggamit ng baril. Masasabi kong asintado ako. Pero di hamak na mas natatamaan niya ang mga target na di hamak ang layo kahit pa simpleng 45 lang ang gamit niya. Si Andrew naman gumaling sa pakikipaglaban sa malapitan. Napabilib niya rin ako dahil lumakas at bumili siyang di hamak. Parehas din nilang nahasa ang paggamit sa kutsilong kiras. Pakiramdam ko ay higit pa sa 1 taon akong nawala dahil ang laki ng mga pinagbago nila. Naiambag ko rin ang mga natutunan ko sa tribong suryon at sa pagsasama-sama ng mga kakayahan namin at mga kaalaman ay masasabi kong oo, pwede na. Pero sa palagay ko, parang kukulangin pa ang preparasyon sa pagsasanay ng mga tauhan. Dahil pakiramdam ko'y anumang oras ay mag-aasik ng lagim ang mga magkakapatid at palagay ko ay tihamak ang mga lakas nila. Ilang gabi na rin akong hindi nakakatulog dahil palala ng palala ang mga panaginip ko. Naglalaro sa 3 bangungot ang hindi nagpapatulog sa akin gabi-gabi. Una ay ang pagkamatay ni Ami. Pangalawa naman ay ang pagkatalo namin ng pamilya ko sa grupo nila Romulo. At ang uli ay tuluyan ang nasakop ng mga aswang ang buong Kamaynilaan. Nakakakilabot sa totoo lang. Ilang araw ang nagdaan, patuloy nang rumarami ang mga nawawalang tao. Naalarma na ang buong pulis Kamaynilaan. Pero patuloy pa rin sila sa pagtakip dito sa media dahil ayaw nilang manaig ang takot sa mga mamamayan sa buong Kamaynilaan. Kami naman ay patuloy pa rin sa pagmamatsyag. Nanatili ang mga tauhan namin na pag-alagala at nagsisilbing sibilyan sa paligid. Habang kami naman ay ganun din, naglilibot sa gabi at baka matsyempohan namin ang mga hayop na yun. Magkasama sila Boss at David, habang sila Andrew naman at Gustavo ang magkasama, tapos kami naman ni Diana.
Sumapit na ang gabi. Naghiwalay-hiwalay na kami at pumunta sa mga lugar na nakatoka sa amin. Inihinto ko ang kotse namin ni Diana sa tapat ng isang malaking clinic. Naghihintay kami doon. Leo, hindi ka ba natatakot? Ha? Saan naman? Sa ama ko, sa mga tiyuhin ko, at sa mga aswang. Siyempre, hindi naman mawawala yon. Pero mas natatakot ako sa mga masasamang pwedeng mangyari. Heto lang ang pamilyang meron ako at handa akong gawin ang lahat para pangalagaan nito. At isa pa, ayaw kong manaig ang kampo ng kadiliman. Salamat, Leo. Ngayon ay alam ko na nabuo ang loob mo sa pagpigil sa plano ng ama ko. Katulad mo, ayaw ko rin ang ginagawa nilang paghahasik ng kasamaan sa mga tao. Umalis na kami sa lugar na yon at mukha namang payapa. At wala namang umaaligid. Nagpunta na kami sa susunod na nakatoka sa aming lokasyon. Bago yun ay dumaan muna kami sa isang fast food chain upang bumili ng mga kain. Pinarada ko ang kotse at iniwan si Diana sa loob. Hindi kasi available ang drive-thru nun. Nung nakuha ko na yung order ko at pabalik na akong kotse, bigla akong may nakabungko. Sorry miss, nabungko kita. Nagmamadali kasi ako eh. Nasaktan ka ba? Okay lang. Leo? Ami? Oh, anong ginagawa mo rito? Kamusta na? Pasensya, sobrang busy. Nako, nagkasabay pa tayo. Oo nga eh. Kamusta ka, Leo? Pasensya, hindi kita nakakamusta ha. Sobrang busy kasi sa presinto. Naalala mo yung kaso na hawa ko dati? Yung misteryosong pagkamatay ng mga tao ba? Oo, yun nga. Ngayon, sobrang daming taong nawawala. At base sa imbestigasyon namin at mga ebidensya, totoo ang mga aswang. At sila ang may kagagawa nito. Paano nyo naman nasabi? Paanong ebidensya? Naputol ang panandali ang pag-uusap namin ni Ami. Kasi biglang may sumulpot na lalaki at kinausap niya si Ami. Ami, tara na. Ang tagal mo naman, kanina pa kita iniintay. Sino tong lalaki na to? Bakit niya tinatawag si Ami? Bigla namang dumating si Diana. Leo, tara na. Dali. Napatingin si Ami kay Diana. Napansin kong napakunot siya at parang nagtaray siya. Mauna na ako, Leo. Napansin kong napangiti yung lalaking tumawag kay Ami. Ewan ko, pero tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Napakaangas nito. Ang sarap basagin ng mukha niya. Siya ba si Anjo? Nobyo niya ba si Ami? Sige Ami, muna na rin ako. Dali-dali akong nagpunta sa kotse ko. Nakita ko si Diana na nasa driver seat. Ano ginagawa mo dyan? Dalian mo at sumakay ka na. Natagpuan na daw nila boss ang ama ko at mga tiyuhin ko. Sa pagkabigla ko, naitapon ko yung binili kong pagkain at dali-dali akong pumasok sa kotse. Agad na pinatakbo ni Diana ang kotse at mabilis niya itong pinatakbo patungo sa lokasyon nila boss. Nung dumating na kami sa lokasyon, nandito na sila boss, Gustavo at Andrew. Nandito na rin ang iba naming mga tauhan. Kanina pa ba kayo, boss? Kararating lang namin. Pati sila Andrew at Gustavo, ngayon-ngayon lang din sila. Sila Brandon na nagturo sa amin dito. Si Brandon ay isa sa mga pinagkakatiwalaan naming tauhan. Magaling siyang makipaglaban at malakas. Tapat at masunurin, kaya
nabigyan namin siya ng posisyon. Brandon, bakit tayo nandito? Nandito ba sila? Sa totoo lang, nakakapagtaka kasi yung lugar na yun ay isang malawak na tambakan ng mga sirang motor, kotse, truck at mga malalaking tren. Malaki ang lugar nito at posibleng ang maging base ng kalaban. Kaso wala ni isang aswang akong nakikita o nararamdaman. Sir, kanina habang rumuronda kami, nagulat na lang ako dahil biglang may umatake sa amin. Napalaban kami pero hindi naman sila ganun kalakas. Dalawa lang sila hanggang sa inabol namin sila at dito po kami napadpad. Bigla na lang silang nawala. At ayun po sir, tumawag ako kay Sir Lucas. Nagtitigan kami nila boss. Boss, mukhang patibong to ah. Alam ko Leo, magmadali kayo at umatras tayo. Papalis na sana kami nang bigla akong makaramdam ng takot. Hindi ko alam, biglang nanginig ang mga tuhod ko. Agad kong naramdaman yung presensya ng tatlong aswang na una kong nakita nung pagkabalik ko pa lang dito sa Maynila. Sila na ito panigurado. Nasa paligid lang sila. Nakakakilabot yung pakaramdam. Humanda kayo! Andyan na sila! Sa di kalayuan, nakita namin na may mga papalapit. Tatlong kalalakihan ito. Sa kanila nagmumula yung presensyang nararamdaman ko. Kumpirmado, sila nga ito. Naglalakad sila patungo sa amin. Kinasa ko ang baril ko at inilabas ang kiras ko. Ganun din ang mga kasama ko. Mga ilang metro na lang ang layo nila sa amin. Agad nilang binaba ang mga hood ng mga jacket nila. Masasabi kong mga normal naman ang itsura nila. Taong tao at maayos ito. Magagandang lalaki. Pero ramdam na ramdam mo ang kasamaan at lakas ng presensya ng pagiging aswang nila. Biglang nagsalita yung nasa gitna. Magandang gabi, Lucas. Mukhang laki na ng tinanda mo ah. Huling kita ako sa'yo, binata ka pa. Pero malamang, hindi mo naman kami natatandaan. Abala ka kasi sa pagpugot sa mga magulang namin. Nung panahong palihim kaming tumatakas. Swerte nyo lang dahil hindi ko kayo nakita noon. Dahil malamang sa malamang, kung makita ko kayo noon, kasama kayo sa hukay ng mga magulang nyo. Ama, parang awa nyo na. Itigil nyo na yung masama ng balak sa mga tao dito sa Maynila. Ama? Ang lakas ng loob mong tawagin akong ama. Matapos mo kaming talikuran ng mga tiyuhin mo. Patay na ang anak ko. Masyado naman yata kayong magdrama. Kinikilabutan ako. Sino sa inyo si Leo? Ako si Leo. Bakit? Nakakapagtaka. Mukha namang mahina ka. Paano mo napatay yung kaibigan ko si Gilmore? Gusto mong malaman? Subukan mo ko. Pagtatagpuin ko kayong muli ng kaibigan mo. Mayabang ka! Biglang nagbago ang mukha niya. Lumaki ang bibig niya at lumabas ang hindi mabilang na matatalas ng ngipin. At humaba ang kanyang kuko. Umabanti ako at naghanda sa gagawin niyang pag-atake. Kita kong pasugod na siya nang bigla siyang inawat ng isang lalaki na kasama niya. Sixto, umayos ka nga. Huminahon ka. Paumanhin sa karaasan ng kapatid kong si Sixto at sa kadramahan naman itong si Romulo. Ako si Eledia. Hindi kami naparito upang makipaglaban sa inyo.
naisala namin kayong makausap at may aalok kami sa inyo. Malamang sa malamang ay alam nyo na ang balak namin dito sa Maynila. Iniimbitahan namin kayo na sumanib sa grupo namin. Pamumunuan natin ang Maynila. Ano? Panigurado, walang makakapigil sa atin. Huwag kayong maniniwala dyan sa kanila. Natigilan sa pagsasalita si Diana. Nakita kong bigla siyang namilipit sa sakit. Kita kong pinandilatan siya ng mata ni Sixto. May ginawa siyang kung ano kay Diana. Biglang sumugod si Boss sa kanilang tatlo. At agad ko namang itong sinundan. Nagpaputok ng baril si Gustavo patungo kay Sixto. Diretsong diretso sa mukha niya. Kaso walang kahirap-hirap niyang sinalo ang bala ni Gustavo gamit ang ngipin niya. Ninuya niya ito na parang bubblegum. Mukhang hindi ang sagot niyo. Sabi ko naman sa inyo mga kapatid, masamang ideya ito. Kahit kailan, hinding-hindi ako papanig sa mga aswang. Mabilis naming sinugod ni Boss yung tatlong yun. Sumunod naman sa amin sila Andrew at Gustavo at ibang mga tauhan namin. Nang biglang naglabasan sa paligid ang napakaraming umbawa. Sa tansya ko'y mahigit sa 100 ang bilang ng mga ito. Gustuhin ko mang sugurin ng tatlo. Humarang ang maraming aswang sa kanila. Di hamak ang lakas ng mga ito kumpara sa mga tungis at halipawa. Sinugod nila kaming lahat, miski na si Diana. Kaya napatras ako at pinotektahan ko siya. Dahil abala ang lahat sa pakikipaglaban at si Diana ay namimilipit pa rin sa sakit. Uy! Ano? Protektahan niyo si Diana! Buti na lang, nadinig ako ni Brandon at ni David dahil pinalibutan ako na mahigit na 20 umbawa. Hindi na ako nagsayang ng sandali. Kita kong nagulat ang mga aswang na ito dahil kung kani-kanina lang, nasa gitna nila ako. Pero ngayon, nasa likod na nila ako. Sa isang saglit, pinugutan ko ang 10 sa kanila. Dali-dali namang umatras ang iba. Gulat na gulat sila dahil napakabilis ko. Bakit napakabilis mo? Napangiti ako at bigla akong tumalikod. Hoy! Humarap ka rito! Hindi pa tayo tapos! Hindi pa natatapos magsalita yung umbawa na yon, ay biglang gumulong ang ulo niya sa lupa. Sinugod sila sa likod ni Gustavo at ni Andrew. Binaril, pinugutan at hinati ang kanilang mga katawan ng mga ito. Ako naman ay dali-daling tumakbo kaila Diana, David at Brandon. Pinalilibutan na sila ng mga aswang. Nakita ko yung 5 tauhan namin na kasama ay napas lang na. Bumabaril sa likod si Gustavo habang sinusundan ako ni Andrew patungo kaila Diana. Ilang sandali ang nakalipas, naubos namin ang mga umbawa na yon. Nawala na ang magkakapatid. Tumakas na siguro sila habang abala kami sa pakikipaglaban sa mga alagad nila. Namimilipit pa rin sa sakit si Diana. Hindi na namin alam ang aming gagawin. Kaya ang sabi ni Boss ay dali namin siya sa ospital. Tutal ay kalahating tao pa rin naman siya. Ako na ang nagdala sa ospital kay Diana at naiwan sila doon sa tambakan ng mga sirang sasakyan dahil naghuhukay pa sila at ililibang nila ang mga napatay naming aswang. Mahirap na at baka matagpuan pa ito ng kapulisan at media. Dali-dali kong dinala sa ospital si Diana. Agad siyang dinala sa emergency room at sinaksakan siya ng anesthesia.
unti-unti siyang huminahon at tuluyan ang nakatulog. Ilang oras ang nakalipas at alauna na ng madaling araw. Galit ang nadarama ko dahil nakatakas ang magkakapatid. Hindi, hindi sila tumakas. Umiwas lang sila. Wala talaga sa plano nila ang makapaglaban kanina. Ginusto lang talaga nila kaming kausapin. Lumabas din ang resulta na kulang na kulang pa rin talaga ang pagsasanay namin sa mga tauhan namin dahil hindi nila nakaya ang mga pag-atake ng mga umbawa na yon. Sumaglit ako sa kantin ng ospital na yon upang bumili ng kape. Nang bigla kong nakasalubong si Ami. Oh, Leo. Anong ginagawa mo rito? May sinasamahan lang ako, Ami. Yung girlfriend mo. Bakit ikaw? Sinong kasama mo? Yung boyfriend mo? Thank you.